Your goals? Limang dahilan kung bakit hindi ka masaya sa edad na 30. Sa video na ito, tatalakayin natin ang isang topic na tiyak na maraming makakarelate. Bakit nga ba may mga tao na hindi masaya sa kanilang edad na 30? Ang edad na ito ay madalas na tinutukoy bilang isang milestone sa buhay, pero hindi laging madali ang pag-navigate dito. Sa mga susunod na minuto, i-explore natin ang limang pangunahing dahilan kung bakit maaaring makaramdam ng hindi kasiyahan sa puntong ito ng buhay. 1. Problema sa kalusugan. Ang pagkakaroon ng mga health issues o chronic illnesses ay maaaring magdulot ng malaking stress at magpababa ng kalidad ng buhay na nagreresulta sa hindi pagiging masaya. 2. Relasyon at pamilya. Ang mga problema sa relasyon, tulad ng hindi magandang estado ng pamilya o relasyon, ay maaaring magdulot ng emosyonal na pagkapagod at hindi kasiyahan. Maaaring pakiramdam na hindi pa nila natatamo ang ideal na pamilya o relasyon na inaasahan nila. 3. Social na pressure at kumpara sa iba. Ang pressure mula sa lipunan o ang pagkumpara sa sarili sa tagumpay ng iba ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng pagkukulang. Maaaring pakiramdam nila na hindi nila nasusunod ang e-standard na inaasahan para sa kanilang edad na nagiging sanhi ng pagkabigo at kawalang kasiyahan. 4. Pagbabago sa buhay. Ang edad na 30 ay madalas na panahon ng malaking pagbabago sa buhay, tulad ng pag-aasawa, pagkakaroon ng anak, o pagbabago sa career. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring magdulot ng pag-aalala at stress na nagpapahirap sa pakiramdam ng kasiyahan. 5. Hindi nakamit ang mga pangarap. Maraming tao ang may mga pangarap o layunin sa buhay na hindi pa nila natatamo sa edad na 30. Maaaring nararamdaman nilang hindi nila naabot ang kanilang mga personal o professional na target, kaya nagdudulot ito ng pagkabigo at hindi kasiyahan. Ang pag-unawa sa mga sanhi ng hindi kasiyahan sa edad na 30 ay makakatulong sa pag-aayos ng buhay sa pamamagitan ng pagpapahusay ng kalusugan, pagpapabuti ng relasyon, pagbawas ng sosyal na pressure, at pagtanggap sa mga pagbabago sa buhay. Maaari rin itong magbigay ng inspirasyon upang muling pag-isipan at ituwid ang mga pangarap at layunin sa buhay. Thank you for watching. Please like and subscribe.